paalam ako hindi, pero masaya ako ngayon. Nabigyan ako ng pagkakataon, makita ang aking kapatid. Cleon, tunay mong pangalan, Mitos. Ikaw ang nawawalang bunsong anak sa atin. Halos lahat na nandito sa kon, alam ko kung saan ang galing. Pero itong susi, hindi ko talaga alam kung para saan. Sander, sana mapatawad mo ako, anak ni Cadmus si Cleon. Aling Naya, alam ko po na alam niya na mahal na mahal ko si Celine. Pero gusto ko rin po sanang malaman niyo na napakahalaga niyo sa buhay ko. Dahil sa kabaitan niyo, nagkaroon ako at ang aking ina ng panibagong pag-asa. Dahil sa kabaitan niyo, napamahal ako dun sa naging inspirasyon sa akin. Nakayanan namin ipaglaban ang isa't isa. Alam ko pong nasa tamang edad na kami. Pero marami pa po akong gustong matutunan mula sa inyo. Mula sa inyong ehemplo. At sana maibahagi niyo pa rin ang inyong liwanag sa akin. Bilang isang ina. Aling Naya, gusto ko po sana hingin ang kamay ni Selena. Sino naman ako para tumanggi sa lalaking lumigtas sa pamilya namin at sa lahat ng tao dito sa Lumeria? Mitos. Masaya kitang tinatanggap sa pamilya namin. Maraming salamat po. Silihat. Merong bumabagabag sa aking isipan. Pag hindi ko sinabi, baka pagsisingan ko lamang. At kapag sinabi ko naman, hindi ako sigurado sa kahihinatnan. Baka lalo ko lang pagsisiya. Meron akong nalaman na nagpabago sa aking buhay. Ano pong ibig niyo sabihin? Meron akong nabasa. Sulat. Galing kay Rima. Sulat niya para kay Sander. Nagtapat siya na hindi si Sander ang tunay na ama ni Mitos. Hindi ako. Pero po niyong sabi na kung hindi niyong sabihin kay Mitos ang totoo, baka magsisi kayo habang buhay. Dahil hindi niyo naman kahihinatnan kung maganda man o pangit. Bakit kapag sa Lumeria ako, gagawa ng malaking desisyon? Para sa pangkalahatan. Ganun kadali. Pero ngayong sarili ko nandiyan desisyon ko, hirap na hirap ako. Hindi po dapat kinahihirapan. Eh dati pa palaging sinasabi sa akin, Master Cadmus, na gawin ko ang tama. At sa tingin ko ngayon, tama ang sabihin mo kay Mythos na ikaw ang kanyang ama. Dahil kahit baliktarin natin ang buong mundo, anak mo pa rin siya, Master Cadmus. Kanina ka pa walang kaybo, ah. May problema ka ba? Hindi ka pa ba handa? Hindi yun ang problema ko. May mas malalim na gumugulo sa isip ko. Kahit na anong gawin ko para makalimutan, mahirap na bumabalik. Maski sa pagdulog ko. Celine, pag nagpakasal na tayo, makakalimutan mo na rin yung nakaraan mo. Paano kung makakalimutan ang isang bagay na dumadaloy sa sarili kong dugo?
na anong gawin ko. May lahi pa rin akong isang tigahil yun. Mabuti ang kalooban mo. Hindi ka matutulad sa kanila. Tutulungan kita makalimot. Hindi kita pababayaan. Ewan ko, pero sa nangyayari sa anak ko, parang kinukutuban ako na may mangyayari pa. Parang hindi pa tapos ang laban. Dugo ng hari ng Helio na nasa katawan ng anak ko. Malakas ang dugo ni Draco. Patay na si Draco. Ubus ang lahi ng mga taga-Helion. Pero saan na lang natitira ang tagapagmana ng pamumuno ng Helion? Natatakot ako, Cyrus. Baka naman yun ang dahilan kung bakit hindi nawawala yung mga masasamang panaginip ni Celine. Kaya nga panaginip ang tawag doon, Naya. Dahil hindi siya pwede magkatotoo. Isa pa, tinalikuran na ni Celine ang lahat ng kalahi niya. Nilabanan para matumo natin ang katahimikan. Walang mangyayaring masama sa kanya. Sana nga. Alam ko na kung para saan ang susi. Para ito sa isang malaking pinto. Pinto na magbubukas para mabuhong yung katauhan. Anong ibig niyo sabihin? Hindi ko alam kung paano mo ito tatanggapin. Hindi ko alam kung magagalit ka. Matutuwa. Pero gusto kong malaman mo. Ginagawa ko ito. Dahil utang ko sa'yo at sa iyong ina. Nasabihin sa inyo ang buong katotohanan. Nandito lahat ng buong katotohanan. Naguguluhan ako. Saan ang galing ang taon na yan? Nung matapos ang digmaan, nung matapos akong magsalita sa harapan ng maraming tao, una kong hinanap ang iyong ina. Tinuntahan ko siya sa inyong bahay. Dahil nga sa pagkakalang patay ka na, sasabihin ko na sana kay Rima na sa palasyo na muna siya tumira para may kasama siya. Pagkadating ko doon ay wala ng tao. Naghanap ako sa buong bahay para hanapin ang iyong inay. Ang nakita ko lang ay ang kahon na yan. Ginawa ko ng lahat para buksan ang susian, para sirain ang kahon na yan, pero walang nangyari. Itinago ko ang kahon. Naghintay ng tamang pagkakataon na isoli yan sa iyong ina. Paano nangyari ang lahat? Akala ko ba si Sander ang ama ko? Nagsimula ang lahat. Mga baguhan pa lang kami mga runi ni Sander.
meron ako isang babaeng napupusuan ng gustong pakasalan. At siya na nga ang iyong ina. Si Rima. Rima? Rima, mahal na mahal kita. Tanggapin mo lamang ang pagmamahal ko. Handa kitang pakasalan kahit na nung oras mo gustuhin. Patawarin mo ako, Cadmus. Malapit kitang kaibigan, kaya hindi na kita sasaktan. Hindi kita paaasahin pa. Hindi ko matatanggap ang alok mo. Wala akong nararamdaman para sa'yo. Ikaw ang pinakamatali kong kaibigan, Summer. Ang tagal na tayo magkakilala. Sabi mo nga sa akin, may mali ba sa pagkatao ko, ha? Meron ba akong nagawa mo sa akin, Rina? Hindi na pa talaga ako mali. Marami pa namang babae sa mundong ito eh. Makakahanap ka pa ng iba. Hindi ko magagawa. Si Rima lamang ang tanging babaeng minahal ko ng ganito buong buhay ko. Saksi ka sa lahat ng ginawa ko para sa kanya. Alam mo kung anong naharap naman ko. Hindi ko magagawa yung sinasabi mo. Nakausap mo na ba si Cadmus? Oo. Labis yung tinamdaman mo sinabi mo sa kanya. Anong sinabi mo? Sabi ko, kalimutan ka na niya. Kaya lang, ito mo yung kano eh. Sana sinabi mo na. Magkado ko. Itong lito na ako, hindi ko alam kung paano sasabihin sa kanya nang hindi niya ikasasama ng loob. Sana sinabi mo na na ikaw ang mahal ko. Na ikaw ang lalaking pakakasalan ko at hindi siya. Sana hinayaan mo na lang na akong nagsabi sa kanya. Mas magiging madali para sa kanya ang lahat ng ito kung ako na lang sana nagsabi sa kanya. Huwag, Rima. Huwag. Ayoko masira yung pagkakaibigan namin ni Cadmus. Sana naiintindihan mo. Kailan mo sasabihin? Malapit na ang kasal natin. Komplikado ang sitwasyon mo, Sander. Pareho kayong Ronnie. At matalik pa kayong magkaibigan. Iisa lang ang may papayo. Yan ay sabihin sa kanya ang buong katotohanan sa lalong madaling panahon. Dahil kung patatagalin mo pa ito, lalo lang lalalim ang sugat na ibibigay mo sa iyong kaibigan. Hindi lang ang pagkakaibigan ninyo ang maapektuhan dito. Pati ang tungkulin ninyo. Kung kakailanganin mo ang tulong ko, handa akong gawin yan para sa'yo. Huwag na po. Baka na po magsasabi. Kailan mo sasabihin? Mamayang gabi, Rima. Tatanggapin ko na lang lahat ng galit niya. Lahat ng masasamang salitang bibitiwa niya. Oo, Xander. Ayoko na magtago. Kaibigan rin natin si Cadmus. Ayoko na maglim sa kanya ng patago. Cadmus, pwede ba tayo mag-usap? Matagal ko nang gustong sabihin sa'yo. Hindi ko lang alam kung paano. Hindi mo na kailangan sabihin.
Dahil kitang-kita ko ang ginawa mong pagtatraidor sa akin. Pinakilala mo ako, Rima. Ang lakas ng loob mo sabihin sa akin. Natutulungan mo ako sa kanya. Pero anong ginawa mo? Inagaw mo siya sa akin. Hindi ko siya inagaw sa'yo, Katmos. Ito yung sinabi ko na tinulungan kita. Sinabi ko lahat, lahat ng pagmamahal mo sa kanya, sinabi ko sa kanya. Pero imbis, mahulog yung loob namin sa isa't isa nang hindi sinasadya. Kailan pa? Kailan pa hindi sinasadya magmahal? Hindi ko sinasadyang saktan ka. Kaibigan kita, Cadmus. Matalik na kaibigan. Traidor ang tingin ko sa'yo! Hindi kaibigan. Umalis ka na sa harapan ko. Hindi ako nakatama kita. Sa grupo natin. Bakit tayo nagkakanya-kanya? Lalo ka na. Parang mag-isa kang makipaglaban, ha? Paano mo nasasabi na nakikipaglaban ako na parang mag-isa? Nagawa mo akong traidorin na nakatalikod. Kaya mong gawin yun ng harapan. Hey! Tigilan nyo nga yan! Tama na! Matatalo tayo sa ginagawa ninyo! Yan ang amat sinasabi ko, eh! Sisirain ang pag-ibig at sinumpaan ninyong tungkulin. Kaligtasan ng mga Lumeria na kasaralay sa bawat laban ninyo! Huwag niyong isama dito para sarili ninyong problema! Simpleng hindi ko maisama. Dahil sa tuwing nakikita ko si Sam, kalaban ang kapitid ko. Isa lang ang gusto kong malaman mo, Carlos. Handa akong ayusin ko sa kanawang bagay. Basta sa ikatatahimik niyo, handa ako. Sa paranda mo nakikita ko, para maayos natin ito. Inahamon kita si Santuelo. Huwag natin itaan sa dahas ang usapang ito, Katmus! Natanggap po nga ako niya, Master Faros. Usapang mandirigma ito. Nakahanda ako. Tadahan na lang ang magtitikta kung paano maayos tong gulong to. Walang mandirigma ang pwedeng makialam sa problemang panlabas. Kung yan ang pasya ninyo, hindi ko kayo pipigilan.
lang. Matuto ka rin ng respeto. Hindi pa ba respeto na sundin ko ang lahat ng gusto mo? Paano hindi ako mag-aalala? Nag-away kami ni Sander. Dahil pinagpipilitan niya maging grunin si Creon. Huwag ko sana masamahin ito. Pero pwede pa sa susunod. Huwag mo nang pahiyo ng asawa ko. Talo lang kami nag-aaway. Thank you.